Gigil na gigil ang mga palo ni Gemma Galanza, hindi talaga nagpapaawat. Malakas din ang depensang pinapakita dito ng F2 na si Ivy Laksina. Nakita nyo, nahirapan ang F2 kaya pinasok na dito sa set 1 itong kanilang pambato, no, na si Myla Pablo. Pero nakita natin, sumilit din dito si Dina Wong at nagbigay ng suporta sa kanyang adi na si Ivy Laksina. Well guys, ang lakas din ng depensa dito ng CCS and perfect timing talaga ang ginawang depensa or lineup starting 6, no, ni Coach Shern Meneses. Nakita nyo, set 1 tinapos nga po nitong si Michelle Gumabaw, no. Maganda rin ang pinapakita dito ni Kylie Negrito, no. Mababa ang set pero napakahirap mabasa ng kupunan ng F2 Logistics. So guys, eto na nga po, finally laban na ng pinakahinihintay natin, CCS Creamline kontra dito sa kupunan nga po ng F2 Logistics. Well guys, nakita nyo, first 6 lineup po ng CCS. Pasok po ang ating mga pambato: Kylie Negrito, Risa Sato, Panaga, Tots Carlos, Bernadette Fons, Gemma Galanza. Sa lineup naman po ng F2 Logistics ay tila mas pinalakas din nila. Pasok sa kanila, no, ito si Chang Abby Maranyo, Ivy Laksina, Mars Alba Aragalang, Jolina De La Cruz, Majoy Baron. At nakita nyo, set 1 pa lang dito po talaga matindi at talaga very intense ang naging laban. First points po nakuha ng Creamline, no. At nakita nyo naman, tamang-tama talaga ang ginawa dito ni Coach Shern Meneses nang ipasok niya sa starting 6 lineup ng CCS ito nga po si Tots Carlos. Good choice po dahil nakita nyo naman ang tindi talaga ng ginawa dito ni Tots Carlos. Hataw na hataw at talagang hirap na hirap masalo ng F2 ang mga spike po ni Tots Carlos. Ang lakas din ng pinakitang depensa dito ng CCS, which is yun po yung nagpahirap sa F2 para makahabol sa score. Nakita nyo naman dito nga po, no, sa set 1 ay tinapos po ni Michelle Gumabaw, no. Natapos po ang score, no, dito sa set 1. Sa score nga po na 25 ang CCS, 90 naman ang kupunan ng F2 Logistics. Pagdating nga po ng set 2 ay naging very crucial, very intense talaga ang laban. First points nakuha po ulit talaga ng CCS at nakita nyo dito talaga hirap na hirap pong makahabol ang kupunan ng F2 Logistics kasi nga po nagtuloy-tuloy yung momentum dito ng CCS at hindi na nga po yung mapigilan ng F2 Logistics. Kahit nakita nyo walang Sed Domingo, walang Gia Morado, pero nakita nyo naman yung ginagawa dito ni Coach Shern Meneses. Talagang nirorotate niya po ang mga player ng CCS, which is doon nga po lumabas ang full potential ng Creamline sa laban kontra sa F2 Logistics, no. Nakita rin natin talaga, no, nagkaroon din ng mga sunod-sunod na error yung F2 dito po sa set 2, which is yun po yung lalong nagpahirap sa kanila kaya hindi sila makahabol-habol sa kupunan ng Creamline Cool Smashers. So natapos po ang set 2 sa score nga po na 25 at 21 naman ang kupunan ng F2 Logistics. Pagdating ng set 3, hindi na po talaga pinagbigyan pa ng CCS at talaga walang pagkakataon na makahabol na dito ang kupunan ng F2 dahil nakita nyo, no, talagang pinaglalaroan lang, no. Nagkaroon po kasi dito ng talagang, no, rotasyon na magagandang player ng Creamline at talagang pinapasok yung mga bench player po ng CCS, which is ngayon ay nagpapakitang gilas po. Very intense talaga at pilit hinahabol po ng F2 ang CCS dito sa set 3 pero talagang hindi na pinagbigyan, no. Gigil na gigil kasi talagang talunin ng Creamline itong kupunan ng F2 dahil alam nyo pinapangalagaan talaga nila ang kanilang undefeated at hindi pa sila natatalo. Well guys, napansin din natin hindi po ipinasok dito ito nga pong si Eliza Valdez, which is, no, talagang inire-reserva sa mga susunod pa at matitinding nalaban sa semis at sa final game. Well guys, maraming salamat po and please don't forget to like and subscribe for more PBL updates. Maraming salamat.